Sa mga balitang mayroong pag-asa, pangangaral sa Palanan Isabela pinangunahan ng Central Luzon Conference Youth Ministries. Life camp ng Cavite Mission Area 1 dinaluhan ng nasa 300 kabataan. Voice of Youth isinagawa ng mga kabataan sa Southern Quezon 3 District. Mahigit 100 kabataan sa South Palawan C District sumailalim sa Voice of Youth Training. Mga Adventista nangaral sa Sityo Kambal Bato, San Ignacio Bako, Oriental, Mindoro. Faith Adventist Academy idinaos ang kauna-una ng Health Camp makalipas ang 3 taon. Vacation Bible Experience at Voice of Prophecy Lessons magkasamang paglilingkod ng mga guro ng Legazpi Adventist Elementary School. Mga kabataan ng Central Quezon 2 District nakilahok sa Sports Weekend. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinangunahan ng Central Luzon Conference Youth Ministries Department at mga youth volunteer ang pangaral na isinagawa sa isang barangay sa Palanan, Isabela. Katuwang ang buong distrito, ang nasabing pangaral ay umakay ng 18 tao na tanggapin ang Panginoon at magpabautismo. Ang balita hatid ni Cherry Silapan. 18 ang tumanggap ng banal na bautismo ngayong 25 ng Hunyo taong kasalukuyan matapos ang isang linggong gabi-gabing pangangaral sa pangungunan ni Pastor Marlon Ramirez, CLC Youth Director, kasama ang ilang mga volunteer mula sa Central Luzon Conference at mga kapatiran dito sa Palanan, Isabela. Ang gabi-gabing pangangaral na may temang pag-asa sa gitna ng krisis ay dinaluhan na humigit kumulang na 50 mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Palanan. Bagamat hindi madaling makadalo, dahilan sa malalayo ang mga bahay ng mga Bible student, dagdag pa ang mahirap na daraanan papunta sa lugar ng pangaral, hindi naman ito naging hadlang sa mga kapatiran dito sa Palanan na mahatid at masundo ang mga attendee. Sa pangungunan nila Pastor Melchizedek Anyover at Pastor Fred Malazab. Ang inyong pong lingkod ay talagang sinisikap na as much as possible every week madala ko yung mga prutong at saka mabisita ko rin yung mga disciples na binuo namin para mapangunahan din ng mga kanya-kanya. Nagsagawa rin ng serenading tuwing umaga ang evangelism team sa mga dumadalo upang patuloy silang hikayatin na punta at makinig sa pangangaral gabi-gabi. Kasama rin sa mga nangangaral na ngayon ay ang mga nauna nang nakarinig ng pabalita, katulad ni Brother Daniel Magas. Nung makarinig ako ng mabuting balita, humingi ko ng tulong sa Panginoon. At ako naman ay tinugra ng Panginoon, nagiging masaya ko, mapayapa. Nakatulong din ang mga isinasagawang Bible study sa mga Bible student upang mas matutukan ang kanilang mga tanong at maunawaan nila ng lubos sa mga salita ng Panginoon. Ang mga pag-aaral na ito ay magpapatuloy pa rin pagkatapos ng evangelistic series para sa nurturing ng mga bagong kapatiran. Gusto ko pa pong madagdagan yung kaalaman na gusto ko pang malaman lahat ng mga hindi ko pa nalalaman tungkol sa salita po ng Panginoon. Dahil nga isa sa mga pinakamahirap puntahan na bayan dito sa Pilipinas ang Palanan, Isabela, dahilan sa pinaliligiran nito ng kabundukan ng Sierra Madre, totoong marami pa ang kailangang gawin upang maibahayag ng lubos ang mabuting pabalita sa mga tao sa lugar na ito. Mahalaga na pagtuunan natin ang pansin ng pangangaral sa Palanan sapagkat marami pa po tayong mga kapatid na narito na wala pong iglesia na nakatayo. Ang ating pong pamunuan sa Central Luzon Conference ay dito po itinutok at kanilang ibinuhos ang kanila pong mga resources para patayuan ang mga kapatid po natin ng iglesia na masasambahan. Purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pakikisama sa kanyang mga anak na patuloy na gumagawa ng banal na gawain. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Silapan, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Dinaluhan ng halos 300 Adventistang kabataan kasama ng kanilang non-Adventist cared friends ang Power of One Life Camp na isinagawa sa Naic, Cavite.
Ito ay sa pangunguna ng Cavite Mission Youth Ministries at sinuportahan ng Adventist Churches na nasasakupan ng CM Area 1. Si Samuel Fuentes para sa report. Halos 300 Adventistang kabataan at kanilang mga kaibigan ang nakilahok sa Power of One Life Camp na inorganisa para sa Area 1 ng Cavite Mission. Ang Area 1 ng Cavite Mission ay binubuo ng mga distrito mula sa Bacoor, Imus, GMA at Carmona. Ang life camp na ito ay may layunin na ipakilala ng mas malalim ang Panginoong Hesus sa mga kabataan at iparanas ang tunay na pagmamahal, pagkalinga at paglilingkod sa pamamagitan ng holistikong pamamaraan. Ang ating kasing gawain na ito ay mayroon siyang process eh. Yung unang bahagi ay mo rin akwintan sa mga kapwa kabataan, maging at home sila sa kanilang kapwa kabataan, and then at the same time magkaroon sila ng teamwork. Kaya ang kanilang setup ay by care group, no? Ang tawagin ay by care group para makapag-establish sila ng isang spirit ng isang pamilya. Ang mga kabataang Adventista ay naranasan ang iba't ibang pamamaraan ng pag-abot at pagpapakilala sa Panginoong Hesus sa kanilang mga kaibigan. Kung paano ko po ma-reach out yung mga kaibigan po natin na hindi pa po Adventist. Sa tingin ko po, dapat nga na yung life story mo, yung testament kung paano naging mabuti sa iyo yung Panginoon, isishare natin sa kanila para alam din nila na yung kabutihan ng Panginoon, hindi lang sa atin, kundi sa kanila din, pwede din nilang ma-experience. Ang mga kabataan naman na hindi pa kaanib ng Seventh-day Adventist Church ay naranasan ng pakikipagkaibigan ng mga Adventistang kabataan at nagkaroon ng mas maigting na pagkakilala kay Jesus. Sobrang saya ko po kasi dati po, nung bago pa po ako dito pumunta, wala po akong masyado pong friends, wala po akong makausap sa bahay, mag-isa lang po ako lagi. Inisip po kasi dati, totoo po ba yung Diyos? Ganun eh, kasi dati. Parang hindi ako naniniwala. Pero habang tumatagal, naniniwala na ako kasi nung pagpasok ko dito, nakikilala ko po yung Panginoon sa araw-araw, sa umaga, sa gabi, sa tanghali po ng worship. Lahat-lahat po ng ng sulat ng Diyos at naririnig ko palagi. Marami akong natutunan. Alam niyo, ang Panginoon, very interested siya sa buhay natin. Dawin na tayo kumilos, dawin na tayo magbihis, dawin na tayo ay magsalita, dawin na tayo magayos ng ating sarili. Lahat ng bahagi ng ating buhay ay interesado ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang life camp na ito ay naging daan para magdesisyon ang 57 kabataan na tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at mabautismuhan. Layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng Voice of Youth o pangangaral na pinangungunahan ng mga Adventist youth ang Southern Quezon 3 District sa Barangay Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Doon ay nakasama nila sa paglilingkod at pangangaral ang Southern Asia Pacific Division Youth Ministries Director. Tunghayan ang naging bunga ng kanilang gawain sa balitang hatid ni Jemilu Liobit. Matagumpay na idinaos ang Voice of Youth Expand 2022 mula May 8 to 14 sa Life Hope Center, Barangay Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Gabi-gabing isinagawa ang pagpupulong kung saan dinaluhan ito ng humigit kumulang 50 katao na nagmula sa Barangay Santa Monica at sa mga kalapit barangay pa nito. Naging tagapagsalita sa gabi-gabing pagpupulong ang Youth Director ng Southern Asia Pacific Division or SSD, Pastor Ron Lunibago. To be with the young people here, especially with the Voice of Youth team, is a blessed experience. It's been a blessed experience. And I am happy because I ate with them and also prayed with them. So I'm very happy to be with them. And also seeing souls saved in God's kingdom. This is, I think, and I know, the blessed experience, not only to me, but also to the young people, to those who are members of the Voice of Youth team. Nakasama rin ni Pastor Ron ang Voice of Youth team na binubuo ng mga kabataang Adventista mula sa iba't ibang iglesia ng Southern Quezon 3.
Bukod sa programa gabi-gabi ay nagkaroon din ng community service at outreach activities ang VOY team kagaya ng poster clearing activity at house-to-house visitation na nakatulong sa paghikayat sa mga taong dumalo sa gabi-gabing programa. Nakita ko ang epekto ng VOY team na ang mga kabataan ay naging masigla at talagang sila ay na-bless sa mga activity ni Pastor Ron Hinibago. At pagkatapos, talagang sila ay nagtalaga para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Itinampok rin sa pagpupulong gabi-gabi ang lektura sa kalusugan na pinangunahan ng dalawang kabataan mula pa rin sa VOY team, Brother Cabby Burse at Sister Katrina Buwangin. Bilang isang health lecturer, napakalaking blessing din na napapag-aralan namin ang mga bagong information na tungkol sa kalusugan bago namin ibahagi sa ibang tao. Malaki ding tulong ang pagkakaroon namin ng oras sa isa't isa ng mga kabataang Adventista upang mapatibay ang aming relasyon sa Panginoon. Sabado ng tanghali, ginanap ang seremonya ng bautismo sa Cabeza Garden Resort, Tagawayan, Quezon at 14 na tao ang tumanggap sa Panginoon bilang personal nilang tagapagligtas. Bunga pa rin ng Voice of Youth, 3 care groups ang nabuo at sila ay makakasama ng mga kapatid sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Layunin ng Voice of Youth Expand 2022 na mag-akay sa mga tao sa paanan ng Panginoon. Ngunit bukod pa rito, layunin nitong higit ay mahasa at magamit ang mga kabataan sa pagpapakalat ng ebanghelyo sa komunidad. Higit na malaki ang magagawa ng mga kabataan upang maabot ang mga taong nangangailangan ng pabalita ng Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Jemmy Lulyobit para sa Hope Today and PUC News. Mahigit 100 kabataang Adventista sa South Palawan Sea District ang sumailalim sa Voice of Youth Training na idinaos sa Brooks Point, Palawan. Ang nasabing pagsasanay ay kanilang paghahanda para sa nakatakdang 2 linggong Voice of Youth sa kanilang distrito ngayong July. Alamin ang mga bahagi ng kanilang pagsasanay at paghahanda sa balita ni Beatriz Carmaran. Engage, you are chosen. Yan ang sigaw at tema ng mahigit 100 kabataan na dumalo sa Voice of Youth Training ng South Palawan Sea, July 17 to 19, dito sa Pamas Compound, Barangay Barong-Barong, Brooks Point, Palawan. Sa pangunguna nila Pastor John Kenneth Garcia at Pastor Lanilo Pedroche, sumailalim sa nasabing pagsasanay ang mahigit kumulang 100 kabataan ng South Palawan Sea District. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na Simultaneous Voice of Youth na gaganapin sa July 17 to 30, 2022 sa iba't ibang mga lugar sa distrito. Ang Voice of Youth ay isang oportunidad para sa mga kabataan na manguna sa mga evangelistic programs upang matuloy na maipanukala ang pangangaral ng salita ng Panginoon sa mga komunidad. Layunin ng training na ito na palaguin ang bawat talento at espiritual na kaloob ng mga kabataan. Matuto kung paano magsagawa ng Bible study, paano ihanda ang sarili sa gawain, at iba pang importanteng usapin upang magkaroon ng sapat na kaalaman kung paano maisagawa ng tama at maayos ang Voice of Youth nang sa gayon ay maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. So, magitan ng training na ito, nabuksan ang puso't kaisipan ko na dapat pala ang ating mga talento ay hindi lamang nating gamitin para sa ating pansariling kapakanan, ngunit gamitin natin ito para sa ikakaluluwalhati ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagkaroon po ako ng opportunity na makarating po dito at malaman ko po kung gaano po siya kabuti sa ating lahat. Natutunan ko dito ay kung paano maging patient at responsible sa sarili ganyan po sa mga kapwa nating kabataan. Nature and revelation alike testify of God's love. Ang ating Ama sa langit ang pinagmumula ng buhay, ng karunungan at ng kagalakan. Magpapatuloy na maghahatid ang pabalita na nagmumula lamang sa kaitaas-taasan. Voice of Youth! Mula dito sa Brooks Point, Palawan, Beatriz Cramaran, layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng 2 linggong pangaral ang mga Adventista sa Sityo Kambal, Bato,
Barangay San Ignacio, Baco, Oriental, Mindoro. Nakatuwang nila sa nasabing pangaral ang kanilang non-Adventist care friend. Si Arian Joy Halo para sa report. Jesus, buhay at pag-asa. Ito ang naging tema sa gabi-gabing pangangaral na isinagawa sa Sitio Cambalbato, Barangay San Ignacio, noong 5 hanggang 18 ng Hunyo na dinaluhan ng 58 mga tao. Malugod na ipinagamit ni Mang Jojo Rayos ang kanilang bakuran upang maging lugar ng gabi-gabing pagpupulong patungkol sa likturang pangkalusugan at Biblia, bagaman siya at ang kanyang pamilya ay hindi mga Adventista. Pinagkaloob ko kay Brother Evan ang gamitin itong aking konting espasyo upang matutunan ng mga tao ang mabuting balita ng ating Panginoon. Samantala, upang higit na mapalawig ang paglilingkod, nagsagawa ng pagdadalaw ang mga kabataan sa mga tagapakinig kung saan nagkaloob sila ng libreng blood pressure check-up, dahilan upang maabot hindi lamang ang kanilang pangangailangang espiritual, kundi maging ang pisikal. Sa gabi-gabi ay ibinalhagi ni Brother Evan Monreal ang mga lekturang pangkalusugan samantala. Pinungunahan naman ni Pastor Glenn Mardilana ang pag-aaral ng mga lekturang may kinalaman sa Biblia. Tayo ay nagagalak sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob ng ating Panginoon upang makisangkot sa kanyang dakilang gawain sa lugar na ito. At alam natin na ang Cambalbato ay isa sa lugar kung saan ang Panginoon ay mayroong mga tupa na kanyang nais tawagan. At tayo bilang mga Kristiyano, tayo'y naliligayahan na makasama ang mga taong ito sa ating ginawang pag-aaral. Tayo'y nagpapasalamat din sa ating iglesia sa lugar na ito ng Dulangan na patuloy na sumuporta at mayroon tayong kaligayahan sa ating kong ginawang paglilingkod. Purihin po ang Panginoon sa pagtatagumpay ng gawain ito. Nag-iisang Adventista si Marian Fofre sa kanyang pamilya, ngunit ngayon, ang kanyang bunsong kapatid ay isa sa tatlong tumanggap sa Panginoon mula sa isinagawang pangangaral. Aniya, lubos siyang nagagalak na kasama na niya ang kanyang kapatid sa iisang pananampalataya. Lubos ang aking kagalakan na akong nakasama ang aking kapunsong kapatid sa pananampalataya at nawa ay hindi maging huli na makasama ko rin ang aking mga magulang. Decision po ako na magpabautismo dahil na kilala ko ang Panginoon at nalaman ko na ang araw ng Sabado ang tamang pagsamba. Masaya ako dahil makakasama ko na si Ate sa pagsamba at sa paglilingkod sa Panginoon. Lubos ang kagalakan ng langit sa isang taong tumatanggap sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon sa katagumpayan ng kanyang gawain. Nawa, marami pang mga tao ang maihanda sa nalalapit niyang pagbabalik. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Arian Joy Halo, Hope Today, NPUC News. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang 3 taon ay muling nakapagdaos ng health camp ang Faith Adventist Academy sa Taytay, Palawan. Ang nasabing health camp ay taunang programa ng eskwelahan ngunit nahinto noong magsimula ang pandemya. Ang mga bahagi at layunin ng programang ito, alamin sa ulat ni Eugene De La Cruz. Call a friend, I will go. Ang sigaw ng mga estudyante ng Faith Adventist Academy sa kanilang kauna-unahang health camp matapos ang 3 taong pandemya. Taon-taong programa ng Academy ang ganitong aktibidad. Ngunit sa mahabang panahon, ang mga estudyante ay nanatiling online learning ang sistema sa kanilang mga tahanan. Sa pagtatapos ng school year, layunin ng health camp na ito na bigyang pansin ang kahalagahan ng mental health ng mga estudyante lalo sa panahon ng krisis na hinaharap ng sanlibutan. Isa po sa purpose nito ay muling manumbalik yung kasigasigan ng mga kabataan, mga estudyante sa pag-aaral pagdating sa nalalapit na limited face-to-face. Preparasyon din ito para muling manumbalik yung kanilang spirit pagdating sa Christian education. Bahagi ng programang ito yung Moral Recovery Program. Layunin rin itong magkakilakilala ang mga estudyante bago matapos ang taon, lalo na ang mga non-Adventist na mga estudyante. Ang pinaka natutunan ko po talaga sa health camp na to is spiritual activities po talaga. Natutunan ko po na magbasa ng Bible since po Catholic po talaga kasi ako. I'm so glad na nandito ako sa health camp na to kasi
yung spiritual life ko, parang nabuboost po. Si Pastor Ramil Rey ang naging pangunahing tagapagsalita sa loob ng 6 na araw at nagbigay ng mga importanteng praktikal na mga aral, lalo't higit ang pang-espiritual. Dito sa health camp, na-observe natin na hindi sa aspeto lamang ng physical, ano, na test natin kasi marami siyang mga aspeto, lalo na yung focus ko is emotional, mental, and spiritual nila, ay kung pinagdaraanan nila ang ganito at kinakailangan ng calibrating at coaching sila, maaring sa ibang mga academies, mga institution din ay sana magkaroon ng ganitong program para sa kanila. Puno rin ang mga makabuluhang talakayan at social activities na makatutulong na matugunan ang mga issues na maaaring kinahaharap ng bawat kabataan. Ang mga guro sa eskwelahan ay masayang-masaya din na sa wakas ay napahintulutan ang aktibidad na ito. Masaya kami kasi syempre mamimit na namin yung mga bata, magkakaroon ulit ng camping. Excited din ba kami for face-to-face? Mating din po sa punto na kung saan na nagkaroon din po ng discouragement. Pero yun nga, praise God at natuloy pa rin siya. Sa iba't ibang mga pangyayari sa ating paligid, napaka-importante na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kamalayan at alalahanin ng mga taong nasa paligid natin. Tulad na lamang ni Kristo na nagsilbi at nagbigay kaginhawaan sa mga taong may pangangailangan. Mula rito sa Faith Adventist Academy, Taytay, Palawan, ako po si Ejin Joy de la Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Isang 100 mga bata ang naging bahagi sa isinagawang Vacation Bible Experience at pagtuturo ng Voice of Prophecy Lessons ng mga guro ng Legazpi Adventist Elementary School sa Albay. Tunghayan ang masasaya nilang mga activity samantalang nag-aaral ng salita ng Diyos sa balitang hatid ni Gerson Regente. Sa pangunguna ng mga guro sa Legazpi ng Southern Luzon Mission, matagumpay na naisagawa ang isang Vacation Bible School at Voice of Prophecy Lessons na ginanap mula noong June 13, 2022 sa Legazpi Adventist Elementary School na may temang Sea of Miracles. Ito ay pinangunahan ng kanilang principal na si Ma'am May Perdon, katuwang ang mga guro ng naturang paaralan. May bilang na 100 mga estudyante ang dumalo araw-araw para sa Vacation Bible School upang makinig ng mga kwento patungkol sa ating Panginoon. Nagkaroon ng prayer time, gumawa ng mga crafts, makipaglaro at saya sa mga kapwa mag-aaral. Ang mga 4 na baitang hanggang 6 na baitang naman ang siyang kumuha ng Voice of Prophecy lesson. Pagkatapos ng 1 linggong pagtuturo ay sinundan ito ng graduation na pinangunahan ni Brother Lemuel Belga, ang school board chairman ng nasabing paaralan. Siya ay nagbigay ng mensahe para sa mga batang nagbigay ng kanilang oras at panahon upang makinig sa mga turo patungkol sa ating Panginoon. Ang mga estudyante kasama ang kani-kanilang mga magulang ay masayang-masaya sa mga awards na natanggap ng mga bata. Masaya po ako sa mga natutunan ko about kay Jesus at sa kanyang mga disciples. At saka rin po, thankful rin po ako na meron akong naging mga bagong kaibigan. Ay, natutunan ko po dito mag-love at mag-forgive. At ang saya-saya po dito at nagkaroon po ako ng bagong mga kaibigan. Ang natutunan ko po doon, magpatawad po, tsaka mag-pray. At masaya din po kami sa mga activities na mga pinapagawa po din sa amin. At salamat po sa mga teachers. Layunin ng Legazpi Adventist Elementary School na matuto at mas mapalapit ang mga batang ito sa Panginoon upang sa kanilang paglaki ay madala nila ang mga lessons na natutunan sa VBS at VOP at sila ay maging pagpapala sa kanilang mga makakasalamuha. Dalangin ang iba yung pagpapala ng Diyos sa mga batang ito sa kanilang paglaki kasama ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako si Gerson Regente, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.
Masayang nakilahok ang Central Quezon 2 District Adventist Youth sa sports weekend na ginanap sa Lutukan Adventist Elementary School sa Riyaya, Quezon. Ang gawaing ito ay nagsulong ng sportsmanship and camaraderie sa mga kabataang nakisangkot. Si Rachel Dimaano para sa report. Narito ang mga kabataan ng Central Quezon 2 sa Lutukan Adventist Elementary School para sa pagdaraos ng kanilang sports weekend ngayong June 11 to 12, 2022. Ito ay sinimulan sa hapon ng Sabado pagkatapos ng fellowship ng mga iglesia ng CQ2 sa pamamagitan ng isang worship na pinangunahan ng mga kabataan. Hinati ang mga kabataan sa dalawang grupo sa pangungunan ni Sister Kyla Dagos at ng mga AY officers. Pagkatapos ng orientation, pagla-line up ng mga manlalaro at hapunan ay nagsimula na ang labanan sa iba't ibang sports kagaya ng badminton, basketball, board games at marami pang iba. Makikita sa mga kabataan ang kani-kanilang mga talento pagdating sa larangan ng sports. At sa paglalim ng gabi ay pinutol muna ang paglalaro sa pamamagitan ng isang panalangin upang makapagpahinga na ang lahat at muling makapaghanda sa pagpapatuloy ng paglalaro para sa kinabukasan. Pagdating ng araw ng Linggo, sinimula ng programa sa pamamagitan ng devotional ng mga kabataan at muling nagpasimula ang paglalaro ng mga sports katulad ng basketball, volleyball at palarong lahi. At nang sumapit ang ikatatlo ng hapon, ay nagkaroon ng closing ceremony at nakarinig ang mga kabataan ng isang mensahe mula kay Pastor Gershon Rivera at inihayag ang mga nagwagi sa labanan. Isa itong napakagandang programa upang mas mapatibay palalo ang relasyon ng mga kabataan sa kapwa nila kabataan at ganun din sa Panginoon. Ako, si Rachel Dimaano, naghahatid ng balitang may pag-asa. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang yan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.